mamamayang Pilipino. Para iwas daya, dapat wise at alisto. Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. Palakasin ang boses ng ating mga consumer. Dapat tama bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat. Tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581. Consumer at 7394. Product standards 4109. For consumer care at iba pa, dial 1384. Ipalaganap karapatan at tungkulin. Kaalamang tama sa consumer ibahagi. Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin. Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin. Dapat tapat bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat. Tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581. Consumer at 7394. Product standards 4109. For consumer care at iba pa, dial 1384. Dapat tama, dapat tapat, mula sa DTI ito. Perfect Wednesday morning po sa inyo, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito po ang Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng Department of Trade and Industry dito po sa Perfect Morning. At sa mga suki po natin na nakikinig sa Radio 592.3 News FM, magandang umaga po sa inyo. Maging yung mga nanonood sa isa pa nating tahanan sa 1PH Signal Channel 1 at yung po mga nakatutok saan man panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating FB page. Magandang araw po sa inyo. Usapang TNK na naman nga po tayo dito sa Perfect Morning. At syempre, hindi kompleto ang ating umaga without our birthday boy. Ayan, nag-birthday nung Friday, Yusek Boy Bismonte ng Department of Trade and Industry. Belated happy birthday! Happy birthday! Okay, maraming salamat, Cheryl, and good morning po sa ating mga nakikinig tsaka yung mga nanonood po. Isa pong mainit na umaga sa ating lahat. Mm-hmm. Paano ang quarantine birthday? Siyempre, sa bahay, kasama ang pamilya, doon lang po tayo. At unfortunately, mahirap kasi hindi ka makapag-share ng pagkain. Pero lang kung pupunta ka sa mga kapitbahay at pero limited pa rin. Pwede namang late celebration kasi di ba, Yusek Boy, dahan-dahan na tayong nagluluwag. Pwede naman din kumain, pero kayo-kayo lang din magpapamilya kasi limited pa rin. Nasa ilang percent na ba yung capacity na pwede sa mga restaurants ngayon? Hey, sa ngayon, maabot na tayo ng 50%, yung under GCQ. Pero yung MGCQ, hanggang 75% na sila. At nakakakita rin, by the way, ng birthday celebration na online. Oo, pwede. Di ba? Pwede. Kanya-kanya lang handa. Unless, unless na yung kasama mo virtually, padadala mo lang mga ng pagkain. Pero that's the new normal. Bahagi na po yan. Pero wag po kayong mag-alala dahil nga po, mas gumaganda na po yung sitwasyon. Kumbaga, sabi nga, di ba, Yusek Boy, magkakaroon tayo ng bagong quarantine status na tinatawag new normal para daw dun sa walang transmission for the past month, tama ba? Walang local transmission for the past month. Yun na yung magiging, kung ang pinakamaluwag ngayon ay moderate enhanced community quarantine, magdadagdag daw niyang, moderate MGCQ, general community quarantine pala, ang
So magkakaroon daw ng mas maluwag at tatawaging new normal. Yeah. Yung lugar na yun. Siguro ito yung sinasabi natin na wala na sigurong quarantine, pero nandun pa rin yung mga pag-iingat natin. Ano? Dahil wala pang vaccine eh. So, nandyan yung ating pinag-uusapan ngayon ng mga face mask, etc. At saka yung merong sinasabi sila na 7 commandments. Ay, meron ng 7 commandments? Oo. Okay. So, mananatilihin natin yung, of course, the wearing of face mask at saka face shield. Yan, hindi na yan mawawala. At yung 7 commandments, yun yung ano, face mask, face shield, distancing, no eating, no talking, disinfection, ventilation, no symptomatics, like isolating positives, parang ganun. So yan yung mga 7 commandments natin. At yan ang ulit-ulitin, I'm sure magiging bagong programa or yung pong magiging bagong campaign ng ating pamahalaan na huwag na natin kalimutan yung 7 commandments na yan. So far, okay pa tayo? Wala tayong any changes or development, Yusek Boy, pagdating sa... So, inaagaw na natin yung katapusan ng buwan na... Yes, next week. Ang bilis, no? Maging MGCQ na tayo, mas maluwag. Pero yun nga, pinapaalalahanan natin na kailangan talaga ang pag-iingat. Siguro naman sa nakaraang mga buwan, ano, ay natutunan na nating mamuhay kasama yung virus. So, ibig sabihin po niyan ay nag-iingat po tayo. At ito lang po talaga yung paraan eh, yung pag-iingat. Face mask ay yung paghuhugas ng kamay. Yan po yung mga mahalagang behavior na dapat kasama na po natin upang tayo po ay mamuhay kasama itong virus na ito. Mm-hmm. At mga kapatid, mahigit na 6 na buwan na nga po tayong naka-quarantine at limitado yung paggalaw. Pero hindi po ibig sabihin ito, titigil na ang negosyo at komersyo ng mga produkto mula sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Para nga magtuloy-tuloy ito at tuloy-tuloy din ang mga program ng DTI sa ilalim ng OTOP, itong One Town, One Product Program. So, paano nga ba ito ginagawa? Itong talk natin, ano? Kaugnay po niyan, kasama natin sa kwentuhan, si Asik Demphna Dunaga ng DTI Regional Operations Group. Ayan. Siya po ay tawag natin sa kanya ay ating Otok Queen. Otok si Queen. Asik Demphna. Ayun. At siyempre, asa na ba si Asik? Medyo nawala yata. Pero para din po mas maintindihan natin ang mga programa ng DTI, maganda rin, siyempre, makausap natin, di ba, mismo, yung base sa kwento, sa karanasan mismo ng ating mga MSME. Yes. Kasama natin si Corazon Coligado, ang owner ng ICI Footwear, and si Wilhelmina Willie Garcia, ang owner ng Junk Knot. Hi guys! Hello! Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Yeah. Po. Hello, good morning po. Pag-usapan muna natin inyong negosyo habang we're waiting for ASIC. Okay, tell us something about your business. Ano yung nature ng business? Corazon. Ito, sasabihin ko na, pinagkakaingat ako na talagang sinisiguro kong hindi marumihan. Diba? Dalawa yan. Diba? Happy. Happy ano ko yan. Happy. Diba? Okay. Parang ako na yung nakikita ko yung Corazon. Ano ba yung, paano ba natin ginagawa yan ngayon? Ito bang inyong negosyo ng footwear? Miss Corazon. Nagbebenta ho kami sa online. Online selling po ngayon yung nagiging kaya kami kumikita. Natulungan din po kami ng OTOP dahil nagkaroon sila ng Kalakal Kalabarson online. So nakapagbenta rin po kami dyan nung time ng ano natin, lockdown. Tapos ngayon
medyo nakikilala yung ating mga produkto na gawa po sa mga naturally made materials, kagaya ng mga yakan cloth, ginagawa po natin sa sapatos. Ayun po. Yung ubang nasa likod nyo, yun yung mga produkto nyo? Opo, eto po, eto po. Yan. So, pero, saan? Yung bestseller na ngayong pandemic. Miss Cora, saan ho ba ginagawa ito yan? Ito po ay ano, inspired by Catriona. Ayun. Wow. Oo nga kasi. Dito po sa Liliw, Laguna. Ah, sa Liliw. Oh. Ayan o. Aha, ito inspired by Catriona namin ngayon na sobrang gusto ng mga tao ngayon. Wow. Nako, wala pa ako niya. Parang ano ba yan? Marami po siyang kulay. Ayan. Gawa po saan yan? Meryl, akala ko sa studio kami pupunta. Ayan yung mga color natin. Ah, ito po. Ito po ay nag-collaborate kami na nako, ano, naapektuhan po ng pagputok ng Bulkang Taal. Mm-hmm. Nako. Ayun. Jimmy, ayusin natin yung signal muna ni ano ni Corazon. Ayun na, si Asek. Hi Asek. Hot Queen. Magagandang umaga po. Umaga sa inyo lahat, Cheryl and Music Boy. Happy birthday. Ayan, oo nga. Belated happy birthday. Punta tayo kay Willie. Si Willie din, nakasama na natin siya pero medyo matagal na, 'di ba, Willie? Sa Junk Knot. Yes. Ayan, very interesting. Maganda yung kanilang mga produkto din dahil talagang recycled, ano? Kumbaga, walang dapat itapon. Yung mapapakinabangan, pakinabangan pa rin. Yes, good. Magandang umaga po sa lahat. Yusik Boy and Cheryl and Asek Def na hello. Good morning. So, ang Junk Knot kasi is a social enterprise, so we upcycle plastic waste to furniture, so mga ganito. So gawa yun sa plastic? Yeah, mga plastic waste. Apo, kinokollect ang part na community ko sa Taal Volcano. Kaya lang na-display sila, so kahit na-display sila, tuloy pa rin yung paggagawa nila. Kasi kamay lang naman yung kailangan nila tsaka yung mga basura na nakokolekta nila sa kanilang mga bahay o sa mga kapitbahay. Eh, during the evacuation, ang daming nakapack goods, di ba? So, bakit sa Taal, Willie? Nasimulan ko po yun noong 2014. Sila yung pilot project ko po. Yon, nagtuloy-tuloy lang po yung programa sa kanila. Nagsimula lang ako ng 4 na women, tapos ngayon mga 80 na sila. Tapos ang production namin dito sa Laguna. So, yon, ang manufacturing namin ng furniture and the finished product. So, ibig sabihin, meron kang empleyado ba yan o workers na 80, ganun kadami? Opo, ganun po, mga 80 sila. Meron din po dito sa Laguna. So iba-ibang lugar namin. Iba-ibang lugar ang mga workers din. Apo. May partner community ako. Ngayon, ano sila? 4 po yung community partners ko. For the raw materials. Tapos tinuturo namin yung proper waste management para wala silang itapon. Tapos yung mga recyclable, binibenta nila sa junk shop, tapos yung mga residual, yung mga plastic, yun yung problema kasi eh. So, yun yung ginagawa naming twine, tapos binibili ko sa kanila. Ano-anong community ito? Sabi mo, 4 na ang partner communities mo. Yes, 4 na yung partner community ko. Isa dito sa Binyan, Laguna, tapos yung 3 yung mga na-displace nun sa Taal. So, meron sa Ibaan, Batangas, meron sa Balete, tsaka sa Laurel, Batangas. Michelle, interesado ko rin sa paano ba yung business model nitong si Willie.
Paano ba yan? Paano mo ba na nagagawa yan? Meron ka mga grupo? Ano yung output nila? Sinusuelduhan mo ba sila o binabayaran mo sila ron sa mga output nila? Pakikwento mo nga sa akin. Yes po. Yung raw material, yung mga plastic waste, yung mga plastic waste, sila nagko-collect niyan. Tapos binabayaran ko sa kanila yung mga na produce na nila na twine manually. So walang pressure kung ilan yung magawa nila, ilan yung ma-produce nila in a month. Kasi madami na rin sila ngayon. So hindi rin siya nabubulok. So nasa stock ko din yung raw material sa akin. So binabayaran ko sila per yard, per roll na 100 meters na tatlong klase, 250, 350, and 500 per roll. Tapos, proceeds pa of this will go back to them another 5%, parang savings sa community. So, lahat ng sales ko, may allotted 5% pa sa kanila as community fund. So, yun yung programa ko. That's nice, ano? Napakagandang programa, hindi lang nakakatulong, pero nababawasan, nare-recycle natin yung waste na akala natin na maitatapon na. Pero, Yusek Boy at Asek, and Willie and Corazon, pagpapatuloy natin yung kwentuhan. Magbe-break lamang po kami ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI dito sa Perfect Morning. Creative. Competitive, classic yet contemporary, a showcase of the Filipino spirit, pursued with passion, paraded with pride. One town, one product Philippines. A program to develop, level up, and promote the best local products that communities have to offer. Innovating production and design, mastering product development, shifting mindsets, connecting entrepreneurs to markets, transforming the way we define proudly Filipino. Atin to! We shout with collective pride. Products that tell the story of who we are, where we've been, and where we're going. Designed with purpose and shared with love. Products of passion. These are our flavors, our style, our heritage, our stories, our culture, our legacy. Community. Connection, creativity. One town, one product Philippines. Atin to, found in Otop.ph or Otop Philippines Hub. Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI. Bago natin ituloy ang ating kwentuhan, dito muna po tayo sa ating TNK Balita. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Department of Trade and Industry ng Assessment, Consultation and Triage o ACT para madagdagan pa ang mga produkto sa ilalim ng OTOP Next Generation Program. Sa ilalim ng programa, pinag-aaralan ng mga imbitadong eksperto kung paano pa mapapaganda o mapapasarap ang mga produkto. Binibigyan din sila ng mga rekomendasyon ng mga bagong konsepto na maaaring buuin. Nitong Setyembre, isinagawa ang ACT sa food industry sa lalawigan ng Rizal. Ang session ay pinangunahan ni 2020 auto designer Ronald Romel Villoria
or Viloria ng Viloria Product Design Enterprise, Chef Fiona Flores at Chef Abner Kawilan mula sa Professional Academy for Culinary Education at ni DOST Science Research Specialist Nina Giron. Nagsilbing participants naman ang Dig Deep Ice Cream House mula sa Taytay, F. Pirote Food Products Manufacturing ng Tanay at JM Cruz Fruit Juice Manufacturing mula sa Antipolo City. At mga kapatid, napakaganda nga po nitong konsepto ng OTOP. Pero ASEC, ayan ASEC, ano po ba yung konsepto para mas maintindihan po lalo na dun sa mga first timer po ano na nanonood po sa atin. Ano po ba itong OTOP? Yung OTOP is One Town, One Product Philippines. It's Priority Stimulus Program to MSMEs, Micro, Small, Medium Scale. Para yung parang matulungan sila how to develop their product and to improve their product. Yung para sa yung locality nila, kung ano yung meron doon na resources or raw material, we will help them to develop the product para maging qualified sa OTOP namin. At saka isa pa, ang DTI, talagang DTI OTOP program namin, talagang concentrated kami to help the to develop the product of the MSMEs and to market. Yung mga design at saka packaging sa amin pa rin yon para makakompete tayo sa global. Opo, pero ASEC, ngayon nga pong nagkaroon tayo ng pandemya, hindi maiwasan yung mga programa o proyekto na apektuhan ng pandemic. Ano-ano po ang mga ito at paano ito naapektuhan? Alin yung totally may mga nahinto pa or nag-slowdown? Ang unang-unang naapektuhan yung physical trade fair namin. Yung diba? Kasi marketing namin yon. Kasi lahat ng aming na-develop na produkto, ang ginagawa namin, we try to market para matulungan yung mga MSMEs natin. Ang pangalawa, yung training namin na physical, ng accession and the IMAP. Yun, ang ginawa namin, ginawa na lang namin virtual, online, at the same time, ang ginagawa namin one-on-one training sa kanila, sa mga MSMEs, para maintindihan nila. Kasi it's two different, iba talaga yung actual and the virtual training. Oo, yun ang nakakamiss, di ba? Yusek, yung mga trade fair. So ngayon, ang naisip ng DTI ay magkaroon ng virtual na po, ano? Kakaroon po tayo ng mga virtual trade fair, ano, na hindi lang po talaga pang apat na araw, ano, kundi pang mahaba ang panahon, tama ba? Kasi nung MSMEs week, we have a virtual trade fair, yung pinangalanan ng Pasinaya. We target only for 8 million na sale. Kasi medyo first time namin to enter the online selling. Alam ba nyo, Cherry at saka Yusek, ang sale namin noon is total ng 30 million. Hindi 30? Yes. 30? For only 4 days. Uh-huh. Almost 4 times ng, 3.5. Yeah. Ano? More than the triple sa ine-expect. Wow! Yeah. So, ilang araw yun, ASEC Demp na, yung 30 million? Yung 4 days lang yun, kasi 4 days lang. Natin. Mm-hmm. Tapos, at saka first time ng mga MSMEs natin, entrepreneur, first time nila mag-online. Tinuruan pa sila one-on-one kung paano mag-online. So, kaya ngayon, may parating naman tayo yung Trade Expo sa September 24 to 28. A partnership with the PLDT Ka Asenso. Ayun, Ka Asenso Virtual Trade Fair. Ano po naman ang konsepto nitong Ka Asenso Virtual Trade Fair? Ito naman Ka Asenso Virtual Trade Fair. Online platform sa ating mga MSMEs, small medium enterprises,
to have the way of doing this virtual trade expo para matulungan sila na makita yung mga produkto nilang ginawa para ma-picture sa Facebook, sa website, lahat. At saka pwede na mag-order doon sa kanila kasi may logistic naman yung partner namin kasi ang nag-arrange talaga nito, naging partner namin is the PLDT Ka-Asenso. Kaya medyo malaking kwang ngayon. Sa ngayon, as of yesterday, ang registered kwan natin sa MSMEs na nag-join is 864. Ang dami. We are only expecting for 500 pero umiksis na kami. Ngayon pa marami pa daw. Sabi ko, sige lang kasi parang natututo na yung mga businessman natin o yung nasa business natin na mga MSMEs kung how to deal in online selling. Ayan, sa pagbabalik natin, kwentuhan nyo kami, Willie and Corazon, paano kayo nag-adapt dito sa new normal at paano nakatulong ang DTI, mga programa ng DTI para hindi matigil ang takbo ng negosyo. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid, magbabatlik pa rin po ang TMK dito sa Perfect Morning. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Umistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B.I.D.A. Be the solution sa COVID-19. TNK Balita muna po tayo bago natin ituloy ang ating kwentuhan. Dalawang organisasyon ng mga kababaihan sa Coronadal City ang nabigyan ng oportunidad na magkaroon ng dagdag kabuhayan. Sa pamamagitan ng DTI Field Office sa South Cotabato, nabigyan sila ng libreng vegetables and meat processing training. Ilan sa produktong kanilang natutunan ang paggawa ng tusino at chorizo, pati na rin pickled na sayote at singkamas. Bukod sa paggawa ng mga produkto, binigyan din sila ng kaalaman para masigurong ligtas at malinis ang kanilang mga produkto. Talaga naman mga kapatid, tuloy-tuloy po ang proyekto ng DTI at sinisiguro talaga nilang hindi mapapabayaan yung ating mga MSMEs. At pinag-uusapan po natin itong OTOP program po ng DTI. Kasama pa rin po natin sina Asik Defna, ayan. Yes. At si Willie and of course, si Corazon ng IG Footwear. Paano kayo nag-adjust, Willie and Corazon, dito sa new normal natin para hindi kayo mapag-iwanan? Kasi katulad nga lang sinasabi ni Asik, at saka ni, di ba, Yusek, talagang in-encourage natin na i-embrace ang online selling ngayon eh. Paano kayo nag-adjust? Hindi ba natakot? Or nagdalawang isip na, naku, kakagatin ba ito sa ng social media or online yung business namin? Willie? Sa akin, sobrang nag-adjust ako sa ano, yung online. Pero nung yung DTI kasi ang daming mga webinars, di ba? So, for the past yung March, April hanggang May, yun, attend lang ako ng attend ng mga seminars nila. Tapos, yun nga, there's no other way but to go online para maging relevant ka pa rin and para makita ng mga tao na existing ka pa rin. So yun yung pinag-aralan ko, how to have an online platform. Pero yun nga, totoo nga, kasi ako parang hesitant ako kasi hindi ako techie person. So I consulted another person to set up yung online presence ko. Pero yun, maganda yung turnout nun kasi nakapag-export pa ako nung June sa Paris. Wow. So nakita niya yung nakita niya yung online ko, tapos
Yun, nakapag-export pa ako. At yung online platform ko kasi, sinama ko din yung mga ibang upcycler na under OTOP din. Nahatak ko tuloy sila. So, nahatak ko yung sales din nila. Natulungan ko din sila na i-market din abroad yung product nila. Tapos ngayon, recently, meron na naman akong isang international client. Yeah, because of this online platform. Yeah. Diba? Ang taray pa Paris-Paris na lang. Malaking tulong yung mga seminars and mga webinars online. So kasi, it's up to you to apply it, how to, yes, diba, pivot your enterprise. Yung mga trabahador mo, Willie, tuloy-tuloy lang ng pagtrabaho kahit na during this pandemic. Opo, yun. Tsaka nakapag-expand pa ako through the DTI, the P3 loan. So naka-avail ako noon. Nakapag-expand pa ako ng shop ko and showroom. Kasi ang dami-dami project nung bumalik yung workers ko nung June. So may quarters naman sila dito. So in-house sila, hindi sila lumalabas. So tuloy-tuloy yung production namin. So yun yung naging journey ko this 2020. Nasabi mo nga, maraming ganyan katulad mo na takot sa teknolohiya. Diba parang, kasi ang interest mo, gusto ko lang mag-design Gusto kong tumulong sa community. Pero ito, may bagong kailangan, may bagong mundo na binuksan para sa iyo na sa una, talagang maraming mga negosyante tayong takot dyan na parang di na namin kailangan yan. Pero ito, nakita mo yung oportunidad na hindi ka lang pang Pilipinas, pang worldwide pa. Diba? Yung mga gawang Pilipino. At natulungan mo pa yung mga kapwa mo na katulad ng negosyong na sinimulan mo, no? So maganda yan. Kayo, ikaw naman, Corazon, sa IC Footwear, paano nyo in-embrace ang online selling? Sa amin naman, medyo, ako kasi hindi ako talagang computer literate. So yung mga anak ko, nung time na naka-lockdown kami, sabi nila, Mami, kailangan nating mag-online kasi ang dami mong stocks, ang daming mga hinold ng mga orders sa mall. Kasi lahat yun, naka-production na, nakapang-deliver na yun dapat talaga. So, tinulungan ako ng mga anak ko para mag-online selling nga. So, nag-start kami sa Instagram. Tapos, ang DTI naman, hindi naman sila tumitigil sa pag-contact sa amin, pagtulong. Nagkaroon din ang Kalakal Calabarzon ng online selling. So, isa din yun sa nakatulong sa amin. After nun, natulungan ulit kami dahil bumisita nga si Ms. Catriona Gray dito sa Liliw. Yung mga design na pinopromote ni Ms. Catriona, nakakatuwa kasi hindi lang kami yung buong Pilipinas, lahat ng Pilipino na encourage na mag-promote ng locally made products natin. That's good. So, tuloy-tuloy. So, kamusta ang online? Yung naging result ng pagiging active nyo on Instagram and Facebook? Maganda yung naging Instagram, kagaya nung last time nga nagkaroon kami ng sa Kalakal Calabarzon online, sa tulong din ng DTI. Tapos, ngayon sa Instagram, pagkatapos no, nagtuloy na kasi nakilala na nila kami sa Instagram. So, doon na sila bumibili. Tapos, nung bumisita nga si Ms. Catriona Grave, hindi lang taga Pilipinas yung bumibili at nag-i-inquire na rin, may mga international na rin na gustong magpa-ship ng mga sapatos natin. Ang mga materials, yung mga... Ms. Corazon, Ms. Cheryl, may tanong ako kay Ms. Corazon Yung bang sale mo ay kahit paano, ay yung level ng sale mo ba ay napanatili mo kahit nitong panahon ng pandemic? Yes po. Awa naman ng Diyos kasi ang dami kong workers na nangangailangan ng ating trabaho. So yung
sale namin, napanatili naman, pero hindi po kasing lakas nung kagaya ng dati. Pero, kumbaga, naging maganda rin naman yung benta, yung orders through online, kasi yung online din nakatulong dahil nag-export na rin kami ngayon. Tuloy na ulit yung Vietnam. Dati kasi tumigil sila, so nakita nila na mabenta yung mga sapatos namin ngayon. So, ngayon, tuloy na po meron. Paalis ngayong first week of October. Diba? Ang tataray ng mga negosyante natin. Malaking bagay talaga. Alam nyo, Yusek, perfect talaga na kinuha nyo si Catriona. Hindi biro, mayroon siya 10 million mahigit, 10.5 million na followers on Instagram alone. Pagkagaya to, finiture niya o pinost niya yung mga sapatos ni Aichie. Yeah, footwear. So, hindi pang Pilipinas ang kanyang mga friends at followers pang buong mundo. So, perfect na kinuhang ambassador. Sa isang araw po, halos lahat mga followers ni Catriona, sa isang araw siguro nakaka 20 orders ako na lahat followers ni Catriona. Oo. Na ngayon, pinapalo na rin nila kami. Alam ko yan kasi si Aichie hindi talaga ma-Instagram kasi minsan dyan sa kanya ako nag-message ng diretso. Siguro mga after lang araw bago siya sasagot. So ngayon, active na siya. Ayan. Yan ang natutunan na. Hindi ko talaga ako maalam. Pero ngayon, natututo na po ako, ma'am. Oo. Pero maganda to para sa ating mga negosyo. Nabuksan yung kanilang mga mata doon sa ibang mga oportunidad. So pag nagbalik tayo sa talagang masasabi nating new normal or eventually maging normal na, may mas malawak yung inyong gagalawan ngayon, di ba? Hindi na lamang online, balik sa dating negosyo. So mas lalaki ang kita. Medyo ano lang to, parang tinapik tayo ng Panginoon na, sandali lang, may mga nakakalimutan kayo na pwede po kayo mag-grow eh. Ngayon sa ano, diba? Ganun lang yan eh. O mga kapatid, nakambilis ng panahon. Pero ng oras natin, pero hindi na po kami tapos. We're gonna be on our last leg of the program. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Babalik po kami dito sa TNK sa Perfect Morning at kasama pa rin po natin si Asik Demfna, si Willie and si Corazon. Asik, ito po nga Raise Your Flag campaign. Ano po ba ito? Ano yung mga aabangan namin? Yung Raise Your Flag ni ambassador namin sa OTOP, ambassador ng OTOP si Miss Catriona Gray. Pupunta siya to promote all the product of OTOP. Pupunta siya sa lahat ng communities namin at saka MSMEs na pwede niyang i-promote ng mga proyekto namin para more sale and market, para ma-market namin ng maganda ang aming mga produkto to help our MSMEs. And sabi ko nga po, so far, ano, ASEC, mukhang talagang perfect na pinili ninyo si ating Miss Yu. Miss Universe Catriona Gray? Oo, kasi yun fashion niya eh, ganun din. Kasi mostly talaga ni Miss Catriona is the moda. Yung programa naming moda, yung sa mga waivers. Kasi yun ang nale-left out na ng ating produkto na sa Pilipinas na nawawala na. Kaya nung pinasukan ni Miss Catriona, parang nabuhay yung mga waivers natin, community ng waivers. Maraming salamat talaga kay Miss Catriona. Malaking tulong sa programa ng OTOP. Pati na rin yung mga non-food, sinasabay na niya lahat. At saka ang programa namin next year, all the region will go to all the region to promote their products. Wow! Ang galing. Ayan. So, ang tabayanan natin yan. At saka alam natin. Ibig sabihin niya ni Cheryl, yung mga nakikita natin na siguro yung mga bata ngayon, hindi nakilala yung mga weave na galing sa Ilocos, yung mga weave na galing sa Panay Island, o kaya yung galing sa Mindanao, ano?
So parang just mga suot ni nung ating ambassador ng MSME, parang suot-suot niya yung kahit yung damit niya, parang gawa, parang locally made yan, no? Diba? Mm-hmm. Yes. Ano mga design natin yan. Embroidered, no? At saka alam natin yung talagang sincerely, mahal niya ang Pilipinas at produkto ng Pilipinas. Yung na-appreciate niya, hindi lang siya mukha, talagang in-embody niya, diba? Yung ano, talagang she embraces it. Ayan, yeah. No? Exactly. Yung suot niya, Yusek, at saka Cheryl, gawa yan ng Lumban, Laguna. Mm-hmm. Embroidery, yung embroidered. Oh, tuwing anong region yung pupuntahan niya, mga October nasa Ipugaw kami, baka ganun din ang outfit niya. Yung design din doon para ma-promote namin yung maximize. Unay na influencer talaga yan si ano, si Catriona. Yes, yes. May mga schedule na kami, Yusek at saka Cheryl. Oo. Region. Sama mo kami. Kasi naku, mga swab test na naman tayo. Bawat ano may test. Ay, yes. Soon, I'm sure next year mas magiging maluwag at makakasama. Yung kay Catriona, hindi lamang yan sa DTI makakatulong sa mga negosyante natin. Parang part of tourism na rin eh. Diba? Ganito, sa ganitong probinsya, sa Laguna, may ganitong mga produkto. Okay. Direct at Yusek Boy, awang-awa ako kay Miss Catriona tuwing may pupunta kami, magpapaswab. Ganun ah, ba? Talaga? Yes, oo. Pero game na game siya. At kaya tuwan-tuwa ako na talagang fashion niya sa puso niya yung pagmahal niya sa Pilipinas. Parang ganoon. Kaya pupunta kami ng car naman sa Baguio, magpapaswab naman kami lahat. Ang sakit ka naman. Ayan. Oh, before tayo mag-end, siguro Corazon and Willie, bigyan namin kayo ng pagkakataon na i-promote yung inyong mga produkto at saan nila matatagpuan. Ano ang inyong mga social Instagram, social media accounts. Go ahead, Willie. Yes, yeah, you can follow us in Instagram, junknut.ph, tsaka sa Facebook, Junknut Eco Creatives. Tapos yung online platform namin is Junknut Concept Store. You can check out all the upcycler in the Philippines, mga otop ano din yon, SMEs. Tapos my own website is www.junknut.ph. So thank you for inviting mo us. Ulit yung produkto mo diyan sa tabi mo para makita naman ulit ng mga product. Ito gumagawa din kami ng trophies kasi ito last year sa UAAP. So because of that, meron din ako ngayong ginagawang international trophy for a sustainability award. Tapos yung mga furniture namin, ito, yan. Fair. Napakatibay. Yeah. I mean, gawa ba sa kawayan yung poste? Yung poste ng upuan mo, yung furniture? Kawayan ba yan? Yung wood. Anong wood yan? Ito pong trophy, engineered bamboo to from Iligan. Iligan yung partner community ko dito. So, yeah. I think SSF din sa Iligan to ng DTI. Tapos, we use a lot of mga reclaimed wood sa mga frames namin sa chairs. Apo, yung mga pallets, yung mga old wood, mga used wood. So, very, Recycling talaga, no? Apo, tsaka yung upholstery namin, mga old jeans. Yan, yung mga jeans. Nagawa kong bag. So, uy, lahat nice! Galing sa, lahat galing sa mga used item. So, wala kaming mga ginagamit ng mga bagong item. So, lahat galing yan sa basura. Okay. So, yan po, mapatag, junk. Ang Instagram. Pati yung office namin, yan, mga bote, mga wine bottles, ganyan. So, para really promoting and showing people what can they do with their own trash at home. Maraming pwedeng gawin. Pwedeng ma-replicate itong ginagawa ni Windy, ano, sa iba't ibang communities po natin, ano.
Opo, lalo na ngayon na maraming mas dumami ang basura natin because of deliveries, di ba? Yes. So ayan, junknot.ph mga kapatid. Kung gusto nyo rin mag-order kagaya yung bag, pwede. Pa isa-isa, pwede naman. Ayan, thank you. Ayan, again? Pwede yung order kahit pa isa-isa. Oo. Ah yes, pwede po. Sa Junknot Concept Store na online platform, doon available siya. Ayan. Okay, thank you, Willie. And Corazon. Thank you, Ed, for inviting me. Thank you. Corazon? Sige. You will. Fighting words. Meron kong yung last words. Ay, go ahead, Corazon. Hello po, ayan. Hello. Okay, ano naman ano yun? Po, makikita niyo po yung mga produkto namin sa Instagram lang po, sa iShareFashion. Mm-hmm. Naku, naputol. Pero sa iShare Fashion Footwear, I think. Ito, hinahanap ko siya. Ang iShare. Alam ko iShare eh. Ayun, iShare Fashion. A-I-S-H-E. Ayan, fashion. Makikita nyo po lahat ng produkto nila dyan. Ayan. And also, Asset? Ang mga makikita nyo yes, ngayon, ang aming sa... pinagpa-partner na ngayon, syempre, new... Yeah. Sa lahat na nanonood, Rosek, Boy, and yes. Girl, I would like to invite them for our virtual auto trade fair, trade expo on September 24-28. Ito po ay all region will be participate. Tapos lahat ng mga gusto niyong ibilhin para sa Christmas, you can buy there. Kasi marami kaming produkto na magaganda na pwedeng yung bilhin doon at tulong, sabi nga, buy local. Parang tulong na rin natin sa MSMEs natin. At saka lahat na gusto nyo na makita na pareho ng trade fair na physical, na we have a physical trade fair, ang diferensya lang, ang difference lang nito, online lang. Ayan, pero virtual. At the same time na makikita nyo yung produkto at saka mabibili nyo online lahat. Okay, September, kailan po ulit? 24. September bukas? 24, yeah, tomorrow. And 2:28. Okay. Paano kami makakakonect virtually? You can type the virtual trade expo. Tapos lalabas na dyan kung ano yung mga, paano ang sunod-sunod na, andyan na yung sistema. Yung, ayun. Yeah. Alright. Yeah. Thank you, Asek. Def yeah. Na. Maraming salamat. Thank you. Yusek Boy? Uy, exciting. Exciting produkto natin. I like the, yung produkto ni Willie, ano, natutulungan yung mga nangongolekta ng basura. Nakagamit yung nare-recycle at gumagawa sila ng bagong produkto at maraming mga communities ang natutulungan ano. Yes. At, ito namang si Miss Corazon, ako kilalang kilala na yung produkto nila dahil mukhang dinadala ng ni Miss Catriona Gray at kailangan ko ng ganun kasi kailangan na ng kapal ano nito kasunod, di ba? O-order na ako. Yep. Pero okay, Yusek, I'll see you next week. And para po sa mga hotline. Yes, hotline po natin. Again, 751-3330 or 0917-834-3330. Mas madali po, dial lang nila 1-384 or 1-DTI. At pwede rin po kayong mag-email, lalong-lalo na po yung mga consumer complaints. Pwede nyo pong ipadala yan sa consumer.care@dti.gov.ph. At sa iba po pong mga kaalaman na pwede po kayong pumunta sa www.dti.gov.ph. Maraming pong salamat. Good morning, Ms. Ariel. Thank you, Yusek. And again, belated happy birthday. Ay, maraming salamat. At bukas po ulit, mga kapatid, magkita-kita tayo alas 10 ng umaga dito po sa Perfect Morning. Pag-usapan natin itong tinatawag na Syndrome X o Metabolic Syndrome. Katuwang po ang MX3. Have a good day, everyone. Stay safe. Bye-bye.